Good morning! First of January, Happy New Year! So, ito yung nagsalubong. Ang kalat. Hindi namin kagabi na nailigpit kasi nga light na. Ayan. Ayan pa kami dito sa mesa. Taraan! Ang kalat! Happy New Year! Happy New Year! Pokapog. First of January, mess. Pokapog. Ayan. Mm, may naiwan pa kaming dessert kagabi. Masarap yung donut. As in, donut siya na donut. Parang shape nila na donut cake. Parang ganun. Pero sobrang sarap. Cheat day ko kagabi. Kaya, perfect sa sugar ko. Diba? Pero good thing, hindi naman siya mataas nung na-check ko. Breakfast, Gim! Breakfast! How is Gim? More or less good. Check muna tayo ng ating routine. Kasi ito before breakfast. At after breakfast. Wait, Gim. Na. So, apat na beses tayong magtutusok. Before breakfast and after breakfast. Let's see yung sugar natin kasi. ...101, so that means it's high. Sabi ng doktor, before breakfast, kailangan hindi ako tataas na 95. So, it's 101 because of the donut last night. Uy, he likes the gift of Tito Rob. Yung una-una niya, kaninang hinanap yung nagising siya eh, yung regalo niya. You like it, no, Gim? I-clear ko lang yung kitchen kasi talagang ano na siya. Parang binagyuhan talaga. Mga wine glass na gayon sa gilid dyan para hindi siya mabasag. Yunanido kamkam. 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 akong mga wine glass dito na hugasan mamaya. Hugasan ko lang sa kamay. And then, yung mga leftover to kagabi, na-transfer ko siya dito. So, ito na lang yung lunch namin. Para hindi na tayo mag-prepare ng lunch at uubos yung natira. Anyway, yung sauce, yung gravy na to, oh, na ginawa ako kagabi, super good. So, gusto ni Bernie tsaka ni Rob. Si Rob super happy sa meat. Kasi sobrang sarap daw. Paano ko daw ginawa? So, yan. And it's very tender. Kasi ano siya, tenderloin? Yung whole na tenderloin ba? Kaya painit ko na lang ito mamaya. Yung mga food natin. And then salad, dagdagan ko na lang siya. And si Gin, siguro magluto ako ng rice. Tapos bigay ko yung gravy sa kanya. Ano yan? Maghugas ka. Hugasan mo yung wine glass. Again. Lunch tayo. Makapajama ba siya kasi ayaw niya magpabihis. Lunch tayo. So, pagkain natin is yung leftover. Binigyan ko siya ng rice. Tapos yung sauce ba? Ng beef na ginawa ko. Mmm! Nablow-blow. It's hot. Binablow niya.
Very good. Na? So, yung bad experience namin sa pagsalubong ng bagong taon, nakakanerbos kasi, di ba nga sinabi ko kahapon na nagpiprepare ako nung handa para sa New Year, na pumunta si Gim at saka si Bernice sa doktor. So, nangyari is, di ba, nagano siya, tawag dyan, ni-x-ray nila, nag-urine test, at saka nag-swab test. So, lahat yun negative. Pero yung sa x-ray niya, yun nga may nakita na meron siyang bronchial infection. So, akala namin okay siya. Pagdating nila dito, binigyan ni Bernie ng antibiotic kasi nag-resita sila ng antibiotic. So, binigyan ni Bernie ng antibiotic. Tapos, nag-dinner kami. After dinner, nauna, na, ano siya, nag-asya, nabababa siya. So, talagang nag-i-entertain talaga siya sa ano, sa mga bisita, sa bisita kagabi. So, nagsasayaw siya, ganun. Tapos, talagang nagpapatawa ba? No, love? He's making fun last night before the things happen. Yeah, he was super nice. Yeah. Super smiley, super good, and just Tita Judith and Tito Rob really had fun with him kasi nga, pabibo siya, ganun, as in. Tapos, after dinner, ano, hindi pa kami tapos ng ano nun ng dinner. After ng appetizer, kasi nagpe-prepare na ako ng main dish namin. Kinawa ko na yung meat sa oven, ganun. Na-ready ko na yung table para sa main dish namin na meat. So, biglang, ano, hindi siya kasi yung tipong bata na pag may masakit sa kanya, hindi siya talagang iyak ng iyak. Talagang, ganun lang siya, mama, ganun lang siya. Akala ko naman is nalamig lang siya kasi nga wala siyang jersey or jacket. Yung kamay niya is maputla na nilalamig. So, sinara, kasi naka-open yung ano namin, yung bintana. Ups, sabi niya, psst. Tigil daw, mama, psst. Tahimik daw. So, sinarado ko yung bintana, tapos binigyan ko siya na, pinasutan ko siya ng jacket. Tapos kinuha siya ni Judith, yung kaibigan ko. Nakita ko na nangingitim yung bibig niya, yung parang purple. Tapos yung kamay niya, ganun din. Tapos biglang uminit yung katawan. Tapos chinek si Bernie, kinuha ni Bernie siya. Dinala ni Bernie sa kwarto. Yun pala, chinek ni Bernie yung temperature niya. Isa sa 39.7 ata. Yun, something. Hindi tinawag ako ni Bernie. Nasabi niya, taas na ng lagnat ni Game. Ang bilis talaga as in few minutes lang, parang inaapoy na talaga siya sa lagnat. As in, parang hindi ko siya mahawakan kasi imagine, chinek namin nag 40.2. So, nataranta na kami kung anong gagawin namin kasi sobrang init na talaga ng katawan niya. Pero, nikalma ko lang yung, ano, yung sarili ko kasi ako talagang naninirevious talaga ako pag ganun. So, si Bernie ganun din. So, tapos tumawang si Bernie sa emergency na ganito ganyan, in-explain ni Bernie. Tapos, sabi ko, ibigyan natin siya ng, ano, binigyan ko siya ng paracetamol. Tapos, habang kumakain kami dito, nasa mesa din siya, nakaupo sa lap ko. Sobrang init niya talaga. Tapos, lagyan namin siya ng Bimco, ganun-ganun, para lang mag-low down yung, ano, diba, yung temperature niya. Wala pa rin, sobrang init pa rin. Edi yung sabi daw sa emergency is, reaction daw ng antibiotic na binigay namin sa kanya. So, yung gagawin daw namin is bigyan siya ng shower ng warm. Tapos, bigyan ng paracetamol. Kasi, hindi naman daw namin dalhin sa ospital. I mean, hindi naman sila nag-recommend na dalhin sa ospital. Kasi nga, sabi nila is ano lang daw yun, reaction ng antibiotic. Is pag, ano daw, pag hindi siya makahinga, yun, itakbo daw namin sa ospital eh. Pero okay naman yung breathing niya kagabi. Inoobserbahan lang namin habang kumakain kami. Parang hindi, wala akong ganang kumain. Okay naman yung breathing niya. Tapos after like 40 minutes, I think, yeah, nag-low down yung temperature niya. Nasa 38.6. So, talagang ang bilis nag-epekto yung, ano, yung paracetamol na binigay ko sa kanya. Kaya medyo nakahinga din ako.
Tapos, siyempre, sino ba naman hindi malinervious na baka maya i-convulsionin siya sa ganyang taas ng lagnat. Kasi never siya tumaas ng lagnat ng ganun na 40. E, siyempre, yung ganung temperature ay sobrang init na yun sa bata. Parang ano talaga siya, lupay-pay talaga siya, nulantang gulay talaga siya kagabi. See, what happened to you last night? Ang isip ko, akala ko doon kami mag-New Year sa ospital. Kasi sabihan talaga kung hindi daw talaga bumaba sa 40 or 39 yung temperature niya, itakbo namin sa ospital kahit na sinabi nila nag-recommend sila na hindi mo nadalhin sa ospital, i-obserbahan lang. E syempre, wala kang magawa kung dito ka lang sa bahay, di ba? Kaya thanks God na okay naman na siya. Tapos after nun na naging okay yung pakiramdam niya, binigyan ko siya ng dede at pinatulog. Okay naman yung tulog niya. Dire-diretso, biginising lang namin siya ng mga alas 3 ata yun. Pinainom ulit ng antibiotic kasi yung antibiotic niya is every 8 hours. Kaya yun, ngayon, wala siyang lagnat. Pero let's see na naman mamayang hapon kasi yung antibiotic niya is for 8 days. So yeah, hopefully, lahat ng mga hindi magandang nangyari naiwan na doon sa 2021 and sa ngayong year is hopefully good things will happen, good health. Oy, so yun ang hindi magandang experience or karanasan namin sa pagsalubong ng bagong taon na dapat happy to celebrate na salubungin yung ano ba yung bagong taon, pero Okay na din. Happy din. Kasi nga, after noon, natulog na siya. Okay. At walang masamang talagang nangyayari. Pero, syempre, andun pa rin yung kababa. Yeah. So, 8 na, tsaka gigising lang namin ni Game. Na nagre-ready kami. Punta kami doon sa kabilang bahay namin. Titingnan namin kung ano na yung improvement doon. Samahan nyo kami para makita natin kung ano doon ang mga nagawa na nila. At saka para makapaglakad-lakad na din. To have a fresh air. Let's go. I think the brown. So, update sa bahay. Ito yung entrance, yung main door. Tapos ito yung maliit na CR. May tiles na palibot. Ito is ceiling. Tapos yan is shower. Maliit to. Sobrang liit na toilet. And then, may line na din para sa toilet bowl. Yan, mga socket yan. Paglagyan ng mga saksakan. Tapos ito sa kabilang room. Natanggal na din nila yung tiles, kasi palitan namin siya ng wood. Yan, yung toilet bowl, hindi pa nila nailagay. Dito tayo sa kusina. Yung kusina, meron na ding line ng wire. May wiring na din dito, ayan. Inuna muna nila yung mga wirings before nilagyan ng tiles. Pero may floor na tayo. Yan. Yun ang mga wire na lagay na din nila. Sige, busy din, oh. Busy din siya. Tapos dito sa kabilang toilet, sa aming room, andito na din yung, ano, yung tub na lagay na nila. Pero merong space dito. Alam namin, malagyan namin ang cabinet, pero wala, nakain na ng ano, ng tub. So, ipa-close na lang namin. Diretso. Tapos napalitan na din yung mga tiles. Yan, may mga tiles na ito. Nilagay lang nila para gamitin ng mga nagtatrabaho. Kasi ito yung toilet bowl. Yan. Tapos yung dito sa master bedroom. Wala na din yung tiles. Natanggal na din kasi lahat i-wood namin. Yung
big na, yung sliding door na dyan is, ano na yan, paglabas mo is terrace. So, yan na yung update ng ating bahay. Ay, hopefully, mabilis. Hopefully, medyo bilisan nila para makalipat na sa February. Pero, parang okay na ata to eh. Ayan, game. Sabog yung sala. Araki, tinuruan siya kasi ni Lola niya na yung brush na to is panglinis ng pantalon sa likabok. Kinuha niya, nilinis na yung pantalon ni Papa niya. Very good. Naalala niya siguro. Aki. Very good game. Gracias. Wow, good boy. Muy bien. Very good. Oy. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Jalbun, papá. Ah.